الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid, araw na naman ng Juma, araw ng Friday, magbibigyan na naman tayo ng konting kaalaman, karagdagang kaalaman, at ito po yung pagsalawat sa ating huling sugo at propeta ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually mga kapatid, ang pagsalawat sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay araw-araw po yan ay sunnah. Ang pagsalawat po sa propeta sallallahu alaihi wasallam araw-araw ay sunnah po ito. Lalo na po ngayong Friday, ngayong Jumaa. So, dalasan po natin ang pagsalawat sa kanya. Babae man o lalaki, dalasan natin ang pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aalamin natin ano ba ang gantimpala nito at paano nga ba magsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una mga kapatid, ang pagsalawat sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi po kinakailangan ikaw ay nakapagudo. Hindi po kailangan na magudo muna tayo bago tayo magsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May regla ka man, wala kang regla, kapapanganak mo lang, hindi ka nakapagudo, o nakapagudo ka habang naguhugas ng plato, habang ikaw ay nagda-drive, habang ikaw ay naglalakad, habang ikaw ay nagluluto, habang ikaw ay nakahiga, habang ikaw ay nasa labas naman ng CR at bakante ka naman, nakaupo ka lang naman, wala kang ginagawa, bakit hindi mo dalasan ang pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalong-lalo na ngayong Jumaa, ngayong Friday. So inuulit ko, hindi po kondisyon sa pagsasalawat na kinakailangan ay nakapagudo tayo. At hindi po kondisyon na kinakailangan ay walang regla. Kasi kahit na may regla po kayo mga sisters, ay pwede po kayo magsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, paano ang pagsasalawat sa kanya? Ang pagsalawat sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakakumpletong pagsalawat sa kanya ay ang pangalaw tahiyya al-ibrahimiyya. Ang pangalawang tashahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yan po ang pinakakumpletong pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pangalawang tashahud, pangalawang tahiyya. Napakadali, sa ulo niyo po yan. Yan, dalasan mo lang yung bigkas. Yan ang pinakakumpletong pagsalawat sa kanya. Lahat yung mga nagsasala naman yung araw-araw, napakadali po sa kanya yun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, hanggang dulo. Yan lang po, yan po ang pinakakumpleto na pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, itong binibigkas ko na sallallahu alaihi wasallam, pwede rin po. Yung pagbigkas ko ng sallallahu alaihi wasallam, pwede rin po ito. O kaya ay Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, pwede rin po yun. So kahit na ano pong siga ng pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pwede po tayo magsalawat sa kanya. Gaya po ng sinabi ko, ang pinakakumpleto na pagsalawat sa kanya ay yung pangalawang tahiyya, yung tahiyya al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yan, dalasan niyo po yan. Dalasan po natin yan, lalong-lalo na po ngayon, araw po ng Friday. So dadalasan po natin yung pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po na binibigkas ko ngayon, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dalasan po natin ang pagsalawat sa kanya kahit may regla po kayo, kahit na hindi po kayo nakapagudo, dalasan po natin yan. Okay, ngayon, gaano ba kadami ang pagsasalawat sa propeta araw-araw? Lalo na pag Friday, wala pong bilang. Wala pong bilang ang pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depende po sa kaya mo. Depende po sa iyong kaya. Sa araw ng Jumaa, ang pinakamainam sa araw na ito ay ang dalasan talaga ito. Dadalasan natin. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmul Jumaa. Inna min afdali ayyamikum
Yom al-Juma, ang pinakamainam na araw sa inyo ay araw ng Juma. Fihi kulika Adam, dito nilikha si Adan sa araw ng Juma. Fihi as-saqa, dito rin magugunaw ang mundo sa araw na ito, pero hindi natin alam kung kailan yun mangyayari. Walang nakakaalam doon kundi ang Allah lamang. Fa'akthiru alayya as-salata fihi. Fa'akthiru alayya as-salata fihi. Dalasan ninyo, damihan ninyo ang pagsalawat sa akin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Dahil ang inyong sala, ang pagsalawat niyo sa akin, which is yung dua para sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nakakarating ito sa kanya. Yung pagsasalawat natin sa kanya ay nakakarating ito sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ano ang gantimpala? Ano ang gantimpala sa pagsalawat sa kanya? Subhanallah mga kapatid, biruin mo, hindi mo pa igagrab yung oportunidad na ito pag nagsalawat ka sa propeta? Na kapag ka nagsalawat ka sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pupuriin ka ng Allah. Sino ba ang pupuriin ng Allah kung hindi ka mapaparaiso? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan wahida, ang sinuman, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magsalawat sa akin ng kahit isang beses lang. Subhanallah. Ang sinuman ang magsalawat sa akin, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng kahit isang beses lang, sallallahu alayhi biha ashran, magsasalawat sa iyo ang Allah ng 10 beses. Anong ibig sabihin nun? Magsasalawat ang Allah sa atin ng 10 beses. Pupuriin ka ng Allah. Kahahabagan ka ng Allah. 10 beses kanyang kahahabagan. 10 beses kanyang pupuriin. Pupuriin sa kanyang mga anghel. Subhanallah. Piruin mo, isang gawain, direkta kang pupuriin ng Allah. Ano pang natitira sa iyo, kapatid? Pag pinuri ka ng Allah, alam nga naman na makakapasok ka sa impyerno, pag pinuri ka ng Allah. Subhanallah, hindi natin ni-grab yung oportunidad na ito. Pag nagsalawat ka sa propeta, isang beses lang, 10 beses kang pupuriin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano pa bang natitira? Siyempre, unang-una, dalasan natin na pagsagawan mga pagdarasal, yung pagsunod sa kautusan ng Allah, plus idagdag pa natin yung pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gantimpala ay pupuriin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 beses, kung pinuri ka ba naman ng Allah. Ano pa bang natitira sa ating kung tutuusin? Sa pagpuri sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, madali na para sa atin ang pagpasok sa paraiso. Mahal ka ng Allah. Pinupuri ka niya sa harapan ng kanyang mga anghel dahil sa pagsalawat natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakadali mga kapatid. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama. Hindi nakakapagod. Hindi po nakakapagod. Habang nakahiga, habang nakaupo, habang naglalakad, habang nagluluto, habang nagugas ng plato, habang wala kang ginagawa, habang nagda-drive. So bakit hindi tayo magsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Muhammad. Hanggat dulo po, yun lang po ang pagsalawat natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamadamot na tao ay ang hindi magsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamadamot. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-bakilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Ang madamot, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ako sa kanya, hindi man lang siya nagsalawat. Kaya kapag narinig natin sa mga nagle-lecture, kagaya ko, nagle-lecture ako at nababanggit ko yung sallallahu alaihi wasallam, magsalawat din kayo. Pag nakarinig tayo ng mga muhadara, mga symposium na nagsasalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsalawat tayo sa kanya. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali Muhammad. Magsalawat tayo sa kanya. Every time na marinig natin ang kanyang pangalan, magsalawat tayo sa kanya. At kahit na hindi natin marinig ang kanya ang pagsalawat sa kanya, magsalawat din tayo kahit anong oras, kahit anong dami po. So yan po mga kapatid, ang gantimpala na naghihintay sa atin. Gusto mo bang makuha ang puri ng Allah? Piruin mo, pupuriin ka ng Allah? Kahahabagan ka ng Allah? Babanggitin ka ng Allah sa harapan ng kanyang mga anghel? Nakapuri-puri ang tao na yan dahil sinagsasalawat siya sa aking huling sugat, propeta? Anong mawawala sa atin mga kapatid?
habang nakabukas ka ng cellphone, habang binubuksan mo yung cellphone mo at may binabasa, magsalawat ka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, grab natin ang oportunidad na ito na dalasan, palagiin natin ang pagsasalawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam upang makuha natin at makamit natin ang pagpuri sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinupuri nga tayo, sino ba naman ang pinupuri na tao na hindi sa mahal ng Allah? So yan po mga kapatid, konting kaalaman lang po itong binahagi ko po sa inyo. Ito'y mga sunna lamang na nakakalimutan natin, napapabayaan po natin. Sayang, sayang po mga kapatid, napakasimple mga gawain, no? Biruin mo, tinuruan tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mga napakadali mga gawain, napakalaki naman ng gantimpala, pero bakit hindi natin i-grab? Nakakalungkot yung mga tao na mas malaki pa yung oras sa mga, kung titingnan mo yung sala, halos mabigat yung sala, yung pag-aayuno, tapos yung, alam natin yung mga gantimpala, pero may mga bangin, napakagaan lamang, samantala dito lang sa labas ng dila mo na nakaupo ka lang, wala ka namang ginagawa, bakit hindi mo i-grab yung oportunidad na ito, di po ba? Napakalaki ng gantimpala naghihintay sa atin. Subhanallah, nasa sa atin na po yan talaga. Binuksan na sa atin ang pintuan ng paraiso. Binuksan sa atin ang pintuan ng mga gawain. Binuksan sa atin ang pintuan ng mga gantimpala. Pero bakit hindi natin i-grab? Bakit hindi natin kunin yung pagkakataon na ito na makuha natin ang gantimpala na ito sa naibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito pa lang sa mundo, binabalitaan ka na ng napakagandang balita. Na yun lang naman ang gagawin mo. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Isang beses ka lang magsalawat? 10 beses ka pupurihin ng Allah? Sayang na, sayang. Huwag natin sayangin ang bagay na ito. Oo. Pero, ang iwasan lang po natin yung mga gawaing bida. Ano yung mga gawaing bida? Yung mga sabay-sabay po na nagsasalawat. Sabay-sabay po na nagsasalawat. May mga ganun eh. Alimbawa, sa loob ng masjid, magkakahawak-hawak ng kamay, magsasalawat, magaganyan-ganyan, sabay-sabay. Sallallahu alaihi wasallam. May mga ganun. Ah, bida po yun. Ang pagsasalawat po ay individual lang po. Hindi po kailangan grupo po. Hindi po kinakailangan grupo tayo. Kinakanya-kanya lang po tayo magsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo na kailangan pa ng assistant. Hindi mo kailangan pa ng kasama mo at sasabay ka pa sa kanya bago ka makapagsalawat. Kaya mo magsalawat sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng iba. So yan po mga kapatid, pakishare nyo na lang po ang video na ito. Nang sa ganun ay mabuhay natin ang sunnah na ito na hindi po natin nagagawa. Ha? Ito po ay hindi lang po sa araw ng Friday. Araw-araw po tayo magsalawat sa kanya. Pero ang pinakamabigat na sunnah po sa araw ng Jum'a ay ang dadalasan talaga natin. Ha? Sa yung Jum'a. Fa'akshiru salata alayya fi. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dalasan ninyo ang pagsalawat sa akin sa araw ng Friday. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.